Magandang umaga sa inyong lahat. 2 days ago, bumili ako ng Superworm sa halagang 100 pesos. Actually, 1 peso isa. Pipili lang po ako dyan ng medyo malalaki. Tapos, ilalagay ko sila sa container na maliliit. Ayan, nakikita nyo. Separate sila. Yan naman, yung orange na yan is carrots. Magsisilbing pagkain nila at saka feeds para lumaki yung mga superworms. Ayan, pipili lang ako ng medyo malalaki. Kasi sabi ng nagbenta sa akin is 2 weeks pa bago ilipat. Pero marami na akong nakikitang ano, medyo malalaki. Kaya nag-decide ako na ilipat para maging pupa ba yun? Kasi magiging ano siya, bale, tatlong cycle. Superworms, tapos kapag nailipat mo siya, after 2 weeks ata, magiging pupa, tapos magiging beetle siya, tapos yung beetle naman, magiging itlog, yun na yung magiging superworm, ganun lang ang cycle niya. Ngayon, itatry kong i-experiment, bibilangin ko kung ilang weeks talaga, kasi this is my first time na mag-breed ng ganitong superworm. Ito ang tanong, bakit ako bumili ng superworm? Ayan, kasi balak kong mag-breed ng mga manok para makatipid sa feeds. Mag-breed ako ng mga ipapakain ko sa aking mga manok para maging ano sila, healthy. Kasi sabi, sa pagre-research ko, pinapanood ko sa mga blog, sa YouTube, malaking tulong yung ganitong ano klase ng pakain sa mga alagang hayop, lalo na sa mga manok. Gustong-gusto nila nito. Tapos, soon din, kukuha din ako ng azolla para tipid sa feeds. Ang bala ko kasing alagaan is yung mga free-range na manok, mga native na manok. Ayan, kapag naglagay pala ng ano, superworm sa container, kailangan may butas yung takip para may hangin din na papasok sa loob ng container. And then, takpan lang, tapos ilalagay sa madilim na ano, parte. Yun ang sabi. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Please don't forget to subscribe to my channel para sa mga susunod na video. Salamat!